Nagkaroon na ba kayo ng seniors sa trabaho na masasabi mong buraot? Itong mga seniors na to yung tipong nagfi-feeling presidente pag wala yung legit yung boss sa paligid. Yung ang bait-bait pag nandyan yung boss pero pag wala na, may kita mo yung pagtubo ng sungay nila then susuwagin ka ng susuwagin right after. Roronda pa yan sa buong floor nyo minsan, kala mo may-ari ng kumpanya kung makapag-ikot. Well, iba rin naman ang kaso pag nandyan naman ang boss nyo. Habit nilang bantayan ka sa lahat ng maling kikilos mo, pero di ka naman tuturuan. Once na may nakita silang maliit na bagay na pwedeng pagsimulan ng pagbibida nila, ay gagawa na yan ng eksena at paggagalitan ka sa harap ng mga coworkers at boss mo. Para ipakita yung superiority at galing nila kuno sa pagsusupervise sa mga mas nakababata sa kanila. Madalas pa sa sobrang tutok niya sa ginagawa mo ay nagiging uncomfortable na sa feeling. Yung tipong kulang nalang idikit na yung mukha niya sa'yo para lang gwardyahan ka. WTF. Sarap kumbuhin ng paulit-ulit sa mukha at sabihin, ikaw na kaya dito ha? Sila rin yung mga tipo na napaka-competitive. I mean, di naman masamang maging competitive as long as fair ka naman lumaban at healthy competition naman siya. Pero hindi yun yung case para sa kanila. Gagawin nila lahat para mapansin sila ng boss nyo. Para silang nakikipagkarera sa kung sino. Ayaw nilang nauunusan sila ng iba. Once na makita nilang nauunusan na sila, gagawa pa yan minsan ng sabotahe para lang sila pa rin ang nangunguna. Sa pagiging competitive nila, pag may nakita silang idea na maganda mula sa'yo, kukunin nila yon at sila mismo ang magpepresenta sa boss ninyo. Give the credit where the credit is due. Ang galing, di ba? Gustong gusto rin nila magbida sa mga boss kahit hindi naman kailangan. Kulang na lang sambahin na nila na parang Diyos at halikan sa paa. Dinaig pa ang stroke kung makasipsip. Isa pa sa mga nakakainis nilang ginagawa is nag-OT sila kahit hindi naman kailangan. Don't get me wrong, di masamang mag-OT kung ang objective mo lang naman is matapos mo agad ang gawain mo. Kaso lang, mandadamay yan ng iba niyang mga katrabaho. Sila yung mga dakilang KJ na walang social life at nagtatrabaho lang day in day out. Yung tipong halos hindi na umuwi sa mga bahay nila. Again, walang masama sa pagiging masipag. Pero huwag ka naman killjoy sa kaligayahan ng iba. Di ko alam kung anong tumatakbo sa utak nila pero para kasi pinamumukha nila na nagsisipag ako tapos kayo nagsasayo lang. Choice mo yan, sir, ma'am, sir. Well, di ko rin naman nire-recommend na mag-procrastinate ka sa araw ng submission mo. Pero di naman masakit sa schedule yung magpahinga ka ng once or twice a week. Lalong-lalo na kung yung submission mo is 1 to 2 months from now pa. May mga instances kasi na yung pauwi ka na kasi tinapos mo na lahat ng trabaho mo. Tapos, bigla ka nalang haharangin para patulungin sa ginagawa niya kahit hindi pa naman kailangan talaga tapusin agad. Teka lang, ah sir, sipag ha, bakit po? Huwag ka muna umuwi, tulungan mo ako dito, saglit lang to. Sir, may gagawin pa po kasi ako sa bahay kaya kailangan ko na umuwi. Huwag ka muna umuwi, tulungan mo ako, saglit lang to. Sir, ano po kasi? Huwag ka muna umuwi, tulungan mo ako, saglit lang to. Saklit lang daw pero abot na ng oras kung saan kayo na lang ang matitira, hindi lang sa buong floor ha, kundi pati sa buong building mismo. Oo, sige, sabihin na natin may karapatan silang magutos given the fact na mas matagal na sila sa'yo. Pero not to the extent naman nasisirain na yung social life ng iba para lang mandami ng dinaranas nila. Wala naman kasing nagpaparanas sa kanila nun, choice nila yun. Oo, nandun na tayo sa rumespeto sa mas nakatatagal sa'yo regardless kung kapareho mo pa man yan ng position. Pero saan naman wag abusuhin, diba? Meron kang magandang PC at maaliwalas na workstation pero sa tabi mo naman isang demonyong hinugot pa mula sa impyerno para lang pahirapan ka lalo sa trabaho. Isa kasi sa dahilan kaya nagtatagal ang employee sa kumpanya ay dahil sa mga tao sa paligid nila. Once na ma-realize nilang may mabubuting tao pala na alam nilang tutulong sa kanila to improve and become a much better version of themselves, they'll feel good about coming to their work. And isang malaking factor yun sa pagpaprovide ng motivation at magsusustain sa katawan nila ng fuel para gamitin all throughout the day. So kung may ganito kayong klaseng ka-office mate, ang masasabi ko lang ay nasa sayo na yan. Kakaiba naman kasi tayo ng limit at pasensya. Kung nasa limit ka na, umalis ka na. Marami pang kumpanya dyan ang masasabi mong dun ka mag-e-enjoy. Well, para kasi sa akin, kahit malala ang trabaho mo or mga equipment sa pinagtatrabahuan mo, kung may mga mabubuting tao sa paligid mo na pwede mo mapagkwentuhan ng mga bagay-bagay sa mundo, you can scrape by every single day. Again, sarili kong opinion yun. At the end of the day naman eh, kayo pa rin ang may hawak ng lahat ng desisyon nyo sa buhay.